Nakita nyo na po ah, 7 warning signs na nasisira ang nerves natin or ugat. Ano ang nerves? Ito likod natin 'to, 'di ba? Lumbar spine 'to, dito sa may puwet natin 'to. Nakita nyo may malalaking nerve lumalabas oh. Ito po ang mga nerves. Pag nagka-problema sa likod, nagka-slip disc, naipit itong nerve, sobrang sakit 'yan. Mamaya ituturo ko sa inyo ano warning signs pag naipit 'to. Di ba, pag nagbuhat ng mabigat o minsan dito sa may sciatic nerve, matagal nakaupo, matagal nakahiga, naiipit din yan. Okay? 7 warning signs naipit ng ugat. Number 1, manhid. Yan, no? Pag naipit ang nerves, numbness, tingling, burning. Yung pinakita ko sa likod, di ba? Manhid dito. Manhid sa puwet. O minsan pag sciatic nerve, manhid sa buong paa. Pag kamay na ipit, carpal tunnel, kakatrabaho, manhid yung kamay. Ayan, no? So, nerve yan. So, tatlo po kasi yan eh. Ang nerve, yung pinakita ko na maputi ang kulay, siya nagbibigay ng signal mula sa utak na igalaw. Nerve ang naguutos gumalaw. At nerve din yung pakiramdam. Meron ding ugat na artery. Yung artery, ano lang yun, kulay pula, nagdadala ng dugo. Dugo siya eh. Okay? So, pag nabarahan yon, heart attack, nabarahan, kulang ang dugo, namumutla. Meron ding vein, medyo bluish ang color, pabalik. Pabalik yung dugo. Pero ngayon, ang pinag-usapan natin, nerve, parang kinokuryente. Ano, kinokuryente, namamanhid, yan ang pakiramdam. Pag nerve ang damage. Pag na-injure, misa nahiwa, nabugbog, o naipit mo. Naipit mo, natulog ka na kaganito, nagka-nerve damage. Okay? Umupo ka matagal, matigas, namamanhid. O hindi nagalaw, misa naipit yan. O baka nahiwa, nerve damage. Number 3, kung may nerve problem, pwedeng hindi mo rin magalaw. Ayun, oh, hindi magalaw yung likod. O merong pinch nerve sa leeg. Pag cervical spine ang naipit, ang manhid dito, parang may kinukuryente. Sabi, naipit yung leeg. Bakit naipit yung leeg? Sobrang cellphone, mali ang posture, sobrang stress, tumitigas, osteoporosis sa neck, injury sa neck, kulang sa mga stretch, no, na-pinch nerve. Oh. Nerve din yon, parang kinokuryente din ang pakiramdam. Okay? Meron ding parang sciatica, no, pain dito sa binti, no, naipit to. Oh. Sciatic nerve, naipit. Ito, manhid. Sa hita, sa binti, manhid siya lahat. Ayan, hanggang dito. Kaya nga, pag upo natin matagal, di ba, misa namamanhid na yan. O pag yung wallet mo makapal, masikip yung maong mo, ayaw din natin. Yan, no? Kaya gusto ko nga, medyo malambot yung upuan. Yan ang warning signs ng nerve pain. Meron ding mga unstable at clumsy. Di ba? Pag may carpal tunnel, yung malala na, nakakahulog na ng baso. Wala ng lakas. Ibig sabihin, wala ng power. O parang mild stroke. Pwedeng mild stroke. Nerve din naman yung utak natin eh. Ayan, no? So, pwede rin yan. More frequent urination. Merong mga nerve damage na may mga sakit na parang kasama rin to sa stroke na hindi na makontrol yung pag-ihi. Yan. Kahit pagdumi. May nerve damage din yun. Meron ding severe headache na parang kinukuryente. Either migraine or stroke ito. Pwede rin may nerve problem. Tsaka mayroong mga nerve problem sa kamay, sa pana, sobrang sakit. So yan ang 7 warning signs na yung nerve ang diferensya. Ano ang mga cause? Bakit nagkakaroon ng nerve problem? One is diabetes. Kasama yan, diabetes, high blood, high cholesterol, may problema sa mga ugat, di ba? Yung mga artery kasi nagsusupply ng dugo eh, para din sa nerves natin. So pag diabetic, nasisira ang nerves. Okay, kaya yung mga diabetic, ano ba? Manhid ang kamay, manhid ang paa, nakakatapak ng mga pako, ng thumbtacks, hindi nararamdaman, nasusugat ang paa ng diabetic, pa nasugat, tumataas yung infection, hindi nararamdaman, napuputol yung paa, umaabot doon. Diabetic retinopathy, check your feet, yan ang nakasira ng nerve. Nasugat, na-injure sa sports, na trauma, you know, football. Overstretching, naipit masyado, kakabisikleta, naipit, yan, no? Wala siyang pants na may kutsyon, o naipit, di ba? Pwede rin yan. O sa carpal tunnel,
laging ginagamit ng kamay. Pwede rin. So, ano ang gamutan natin? Ano mga home remedy, pati doctor's remedy kung duda nyo may nerve damage? Ay, isa pa pala cause ng nerve damage. Katandaan. Pag tumatanda tayo, yung mga nerves natin talaga medyo mas manhid. Oo, mas manhid konti. So, number one, ang gamutan, control risk factors. Pag diabetic, kailangan control ang blood sugar mo. Mas control ng blood sugar, mas hindi masisira ang nerves mo. Okay? Diabetes, overweight. Siyempre, mataba eh. Naiipit dito sa puwet, naiipit sa likod, nabibigatan. So, pag nagka-problema tayo sa spinal cord, pwede maipit yung mga nerves natin. Lalo na kung nagbuhat tayo ng mabibigat. Diba, may mga slip disc, herniated disc. Pag matanda, mas nagkaka-nerve damage. May high blood, may high cholesterol. Hindi maganda daloy ng dugo sa mga arteries. Kulang ang sustansya din sa mga nerves. Kaya nagkaka-damage. Number two, pwede mga vitamins. Vitamin B12, mga neurobion. Maganda po yan. Stress tab. Hindi naman talaga agad-agad gagaling. Pero kailangan to ng mga nerves natin. Vitamin B. Tigil sigarilyo. Okay? Sigarilyo ang nakakabara talaga, di ba? Sa lahat, sa puso, sa baga. Alcohol nakakasira sa nerves, ha? Ang alcohol, toxic sa nerves yan, di ba? Yung mga alcoholic, laging manhid na yan, eh. Tsaka sa alcoholic, bumabagsak ang vitamin B nila. Kasi alcoholic, eh, wala nang sustansya, puro alak na lang iniinom. Tsaka yung alcoholic, kung meron kang nerve pain, mas masakit. Worsens nerve pain. Kaya limit ang alak. Tigil ang alak. Kung hindi matigil, ang gusto nga ay 4 drinks in a week. So, isang beer lang 4 days. Monday, Tuesday, Friday, Saturday. Apat na araw lang isang beer. So, sobrang konti nun. Huwag na lang kayo minom. Ha? Lalo na kung may nerve problem, kung diabetic o high blood kayo. Mainit. Pwede mo babad sa mainit ang kamay mo o ang paa mo kung talagang namamanhid. Huwag lang sobra init, ha? Huwag sobra init, masusugat, di ba? Yung talagang medyo warm lang para mas lumuwag-luwag, di ba? Mas nakakabawas ng sakit. Pwede rin maligo, ano? Warm water nakaka-increase din ng blood flow sa katawan natin, di ba? Mas namumula-mula, bawas stress, nakaka-relax, nakakatulong sa pain ng nerve, tsaka sa ano, paggaling. Walking and exercise, napakahalaga. Siyempre, walking exercise, maganda sa high blood, maganda sa cholesterol, pampababa, maganda sa diabetes, bababa blood sugar nyo. Tsaka pag naglalakad tayo, parang may painkiller yan eh, di ba? Mas hindi tayo nakakaramdam ng sakit, gumaganda circulation. So pag gumandang circulation sa paglalakad, gaganda yung circulation, yung daloy ng dugo sa artery. Pati sa legs natin, gaganda circulation. Sa paa na namamanhid, sa kamay na namamanhid, di ba, napapawisan. At dahil dito, mas marami ding sustansya mula sa dugo pupunta sa nerves. You know? Long-term expansion in blood vessels in the feet nourishes damaged nerves back to health. So, lakad ng lakad every day, 5,000 steps, 7,000 steps, hanggang 10,000. Tapos araw-araw, padami ng padami, palayo ng palayo ang lakad. Yung masahe, may tulong po, minamassage. Pwede lagyan ng kahit anong essential oil. Yung iba sabi, capsaicin ointment. Kung anong ointment nyo, wag lang masyado matapang, nirarub lang. Maganda for the circulation. Tapos kung may mga masisikip na muscle, di ba? Siyempre, may nerve damage na, so mahina na yung kamay mo. Parang pinupulikat na yan, tumitigas na yan. So yung masahe may tulong din, pampa-relax. Okay, massage, warm bath, ginger, regular exercise, yung capsaicin na sinasabi ko galing sa sili, paano lang yan eh, mga ointment lang yan. Chiropractor, up to you, may time nakakatulong, pero mas maganda, paalam nyo lang sa doctor nyo, ingat lang tayo syempre sa leeg, pero otherwise, ako nagpapa-chiropractor ako dati. Kung talagang may kailangan, may diprensya, baka makatulong. In conjunction with your doctor and rehab medicine doctor. Paalam nyo muna. Stress reduction. Pag sobrang stress, mas masakit yung katawan.
Di ba? May pagka-psychological din eh. So, more stress, more nerve pain. Tapos, number eight, merong physical therapy. Di ba? Pag naiipit yung sciatic nerve, naiipit yung carpal tunnel, may mga exercises na, like ako, every week, meron akong massage, meron akong PT, correct posture, yan, no, ini-stretch siya. Kasi pag may nerve damage, humihina ang paa, humihina ang kamay. Diba? So, kailangan mo ng therapy. Meron mga therapy. See a doctor, may mga test para sa nerve, EMG test. Yung iba, pain reliever, binibigay. Pag sobrang sakit, may mga therapy. Yan, no? Check blood pressure, blood sugar, physical activity. Matinuro ko. Ito yung mga sintomas ng nerve pain. Inuulit ko, ayan, no? Parang mainit ba? Malamig ba? Parang sinusunog? Parang nangingimay? Yan. May mga tests sa nerves. Electromyography. Nalalaman kung may differential yung nerves. May mga gamot ang mga neurologists. Merong mga nerve pain talagang may problema sa utak o sa iba, sa mga diabetic na talagang sobrang sakit daw. So, may gamot na pampamanhid at nakakabawas. Meron dito mga antidepressants pa. Pacheck kayo sa neurologist kung makakatulong itong mga gamot. May mga test and therapy para sa nerves, para lumakas-lakas. Regular physical activity, peripheral nerve damage, quit smoking, alcohol, regular blood sugar monitoring. At mga masustansyang pagkain, syempre. Ang nerves, di ba, buong katawan yan eh. Kailangan pa rin yan. Exercise, stop smoking, bawas alak, tapos masustansyang pagkain for the nerves. Green leafy vegetables, kahit ano, kangkong, saging, strawberry, avocado, dark chocolate, at iba pang bagay. Okay? Sana po nakatulong tong video natin. Syempre, pag diabetic, alagaan ang paa. Di ba? Tapos, last na lang, huwag iipitin, ha? Huwag ipitin ang nerves. O, huwag matulog na kaganito. Huwag pirmi. Huwag umupo sa matigas. Huwag masyadong masikip yung pantalon. Ha? Dapat maluwag-luwag para makadaloy yung dugo. Tapos yung mga stretching, napakahalaga for the back para hindi magdikit yung mga buto-buto natin. May mga knee to chest at ibang stretching. May tulong po lahat yan. Sana pa nakatulong tong video tungkol sa nerve damage, lalo na kung diabetic, may high blood, may high cholesterol, o talagang medyo tumatanda na, naiipit na yung nerves natin. Salamat.